Good day guys, ang ating topic to demonstrate ngayon ay yung ulitin natin yung compressed letter in the proportionality of letter. So as we had said before, lagi tayo nakabase doon sa kanyang vertical stem and then horizontal stem. So this time gagamit tayo ng malalapad na horizontal stem. So let us use this graph. So ito yung force natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito ang gagamitin natin first stem. Okay, yan ang area ng first stem to. First stem, pagkatapos ang vertical stem natin ay 2. 2, 4, 6. So, 2, 4, 6. Sana, start tayo dito. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, dito. 6. So, 1. Tapos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yung first stem natin, ito. No? Yung first stem, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Second stem, horizontal. Yan. Second stem, horizontal. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Third, horizontal stem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Third horizontal stem, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, fourth horizontal stem. Apat, sasabi natin lima yan, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, so sakto dito. 6, okay, so ayan siya. Pagkatapos, ang ating vertical stem, itong tatlo, ayan, okay, ito no? So ayan, gagalawa. First vertical stem, then ito, second vertical stem, ayan. Ayan siya na. Okay, so paano gagawin natin? So ito na yung ating first, 1, 2, 3, 4, 5. 5 horizontal stem. Then ito yung ating vertical. 1, 2, 3. Okay? Gagawa tayo ng commercial gothic. Malalapad. So, paano? Ito sample natin. Using curved lines, gagawa tayo number 8. Ito ha. Paano yun? So, yung gitna nito, almost ito no. Itong second. Itong second na yan. Second vertical stem. Dito tayo magka-curve start. Tapos, going to the second or the first. Ayan. First horizontal stem. So, ang gagawin natin, ika-curve lang yan. Okay? Ayan. Analin nyo na, no? Sketch ko yung ganyan. Ito, pwede nang paulit-ulit to, no? Kasi, ink nyo naman. Curve line. First step. So, ganun din dito. Actually, ito lalabas ng kaunti yan dito kasi magka-curve, no? Pwede nyo mag-pass yan dito ng kaunti, bubukol siya. Then, ganun din dito, sketch nyo. Yung first horizontal stem, yun ang gagamitin yung space. Then, ganun din dito sa baba. So, lalabas ng kaunti dito, doon sa bandang gitna, ayan siya. Kung napapansin nyo, ayan. Okay? Titignan nyo siya. Ayan. So, pansinin nyo, no? Ganyan siya. Then, ganyan din dito sa kabila. Ayun. So, kakurve nyo siya. Ayan, practicing yung curve line. Ayan, pwedeng paulit-ulit. Hanggang sa makuha yung desired arc ng inyong letter. So, dito, ganyan din sa loob. 1, 2, doon sa bandang gitna ng yung vertical stem. Okay? Papansin nyo. Oh, ito yung second horizontal stem, ano? Ayan. Kunin nyo yung gitna lang. O, oh, gitna nito. Tapos, i-curve nyo pa ganun din. Sa loob siya. Mas maliit naman. O, oh, ayan, no? Of course, kung paano ginawa nyo sa second stem, ganun din dun sa fourth stem. O, oh, ayan din dun sa baba. Pasalubong niya. O, oh, ayan na siya ngayon. O, oh, diba? Ayan na siya. I-connect nyo lang yan. Connect lang yan. Meron na kayong letter O.
right? Ayan na ko letter O. Pagkatapos, ikat nyo lang to, letter C, letter O, meron kayo nung ganyang procedure din. Ikat nyo lang to, kunin nyo yung gitna to, 1, 2, 3, no? 1, 2, 3, pwede sa 3, pwede sa 2, or 2 and a half, okay? Then hindi sa taas. Sa second fourth stem, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ayan ano, 1, 2, 3, eto, letter C na. Pwede na siyang letter C. Okay? So, G lang. G, pwede ganun din. So, G, diretso nyo yan, letter C. Diretso nyo yan dito. Ikat nyo lang dito. Letter G na yan. Okay? So, S. Gagawa tayo S. So, yan na ngayon. Ano? Ang gagawin nyo na sa letter S, yung third line, third horizontal line, markahan nyo yung kanya dito. Yan. O kaya, dito. Pwede yan, ano? Ganon din dito. Markan yan, markan yan. Okay? Kasi, yan yung reference natin para kumapal yan. So, mula dito sa gitna niya, okay, mula sa gitna niya, pagkatapos, yung bandang gitna nung, ito, third stem, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yung gitna nung 2 and a half. Yan yung siya tatapat, o. Okay? Ganon din dito sa kabila. Kuha. So, start kaya second line. Ito siya. Bilang. No? Yung dito. Ayan siya. Pagkatapos, ito pababa. Magiging parallel siya. Ayan. Okay? Eto sa bandang dito, tataas o tatabayan, pagkatapos record nyo ng pag-anon. So, yun ang ginamit nyo lang, guide. No? Ayan siya. Okay? Tapos, record nyo lang dito, pag-anon. So, using the grid of this graphing paper, nakapag-create kayo ng letter S. Okay? Pwede dito ang cut. 1, 2, 3. Sabi natin dito, that would be now your letter S. O, diba? Kita na siya. Nakagawa ka ng letter S na extended, compressed letter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Space. Ngayon, para mas klaro, o shade natin ha. Shade natin using pen. Na siya ngayon. Shade natin. Ayan na siya guys. Nakita nyo, pag yung malalapad na area, pwede nang gumamit ng pen. Ngayon, para sa mga delikado, dito na sa gilid, yung maninipis na, you can use sign pen. Ano? Ayan siya o. Mga gilid, para hindi siya lumagpas, paggamitan nyo ng sign pen yan o ball pen. Ayan. Para makukuha nyo yung discharge shape noong letter. Ayan. Tatagayin nyo siya ngayon doon sa pang pinale. Ayan siya. Para makita nyo mas pulido yung inyong gawa. So, you can move your paper naman or drawing paper. Then, itong kagandahan doon sa freehand, hindi nakafix ang inyong drawing paper, you can move it freely. Okay? Still on your practice, freehand pa rin. Nasasanay pa yung inyong pulso. Mapapractice nyo pa yung pulso nyo sa pad. Gawa ng curve and straight lines. So, ito yung kanina. Ayan yung sketch ninyo. Okay? Nakikita ninyo. Nauhugis nyo siya ng ayon sa gusto ninyong shape.
So ma-observe nyo, kung meron man lang mag-pass, pwede nyo habulin sa alakihan. Ayan siya ngayon. So, kita nyo na guys, yan yung ating letter S. Ayan na no, freehand o freely nakagawa tayo ng compressed letter S. So, sabi natin kanina, 3 vertical stem. Yung vertical stem natin, papayat. Pagkatapos, yung horizontal stem natin, yun ang lalapad. Kumbaga sa letter o plastic, pag hinatag mo ng ganon, na-stress siya pataas. Kaya yung kanyang horizontal stem, yung kanyang lumalapad. So, yun yung kanyang simple. At sabihin na natin yung madiskarte yung pamamara ng pag-lettering ng compressed letter. So ito, sabi natin kanina, pwedeng gawin letter C, letter G, letter O, and may J curve lines. So those are the techniques or the process na using this graph. Okay, that's it for the day.